Naniniwala si Senator Raffy Tulfo na ibinenta buli ang smuggled fuel na nasa bat ng Bureau of Customs o BOC. Iniulat ni BOC Special Agent Anthony Escandor sa Senate Committee on Energy meeting kasama ang mga kinauukulang ahensya kamakailan lang na nasa kabuuang 2.1 milyong litro ng gasolina ang kanilang nasamsam. Tinanong ni Tulfo ang panel chairperson kung ano ang ginawa ng ahensya sa nasamsam na gasolina. Ikinalungkot naman ni Tulfo ang kalagayan ng natitirang nasamsam na gasolina. Sinabi ni Escandor na magbibigay siya ng update kay Tulfo dahil wala siyang information on the matter. Na siya namang sinagot at ikinadismaya ng senador. Diesel seizure, we have around 2.1 million. Wow, okay, sige. We have gasoline of 2.1 million. Yes, sir. Okay. This is due to a seizure in Davao. Diesel. Very good. Yung nasa disposition po namin, we have already disposed of 36,750 liters ng diesel na dinonate po namin sa Philippine Coast Guard. Meron pa po kami 10,669. Ano po? That was 10,669 liters of diesel. That was inasan po in 10,000 for official use po. 2.1 million ang total seized, right? Katiting niyan, 30,000 liters dinonate niyo sa Coast Guard. Again, sabi ko wala akong problema doon kasi Coast Guard naman niya. Gobyerno. Anong nangyari doon sa iba? Hindi mo ako masagot ng diretso. Sabi mo, under seizure proceeding pa rin. Ang tagal yes, naman. Akala ko ba na seize na? Nasa inyo na? Di ba? Oh, nasaan yon? Nasaan yun in-store? Sir, update ko na lang po kayo. Wala po akong information regarding the matter. Ako, sagot ko? Ibinenta ulit. Diba? Sinis and then ibinenta sa mas murang halaga. Kanina ibinenta? Alam niyo naman siguro yung kung kanino. Kaya huwag na tayo maglukuhan dito. Kaya for me, tigilan natin to, itong sa SGS na to. Yung mga fuel marking na ito na, diba? Nagsasign tayo ng pera. Ang gobyerno ng Pilipinas ay pumirma ng kontrata sa SGS Philippines Incorporated at SICPA SA na nakabase sa Switzerland para sa paglulunsad ng fuel marking program. Layunin ng programa na pigilan ang oil smuggling. Kasunod nito, pinangalanan ng senador ang mga pangalan ng umano'y big-time oil smugglers sa nakaraang Huwebes sa isinagawang pagpupulong ng Senate consultation na ipinatawag ni Senator Raffy Tulfo. Kasama dito ang Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs sa controversial na fuel marking program. Walang ipinakitang ebidensya si Tulfo sa pagdinig, pero sabi niya reliable ang source niya sa inilabas niyang mga pangalan. Bagaman sinabi noon ni BOC Special Agent Anthony Escandor na wala siyang alam sa mga pangalang binanggit ni Tulfo. Nalungkot din ang senador na tila hindi alam ng mga otoridad kung paano gawin ang kanilang mga trabaho. Kinala mo si Don Rabonza ng Navotas? No, sir. Smuggler yan ng oil. Kasama na yung pag-smuggle niya ng asukal galing Hong Kong. Batangas and Sariaya. Kinala mo si Sunny Q. Q-U-I-U. No, sir. Kinala mo si Jackie Chu. No, sir. Kilala mo si Aaron Uy? Sorry, Your Honor. Kilala mo si Lyndon Tan? No, sir. Dumako tayo sa Maribeles, Bataan. Kilala mo si Alex Chua? No, sir. Kilala mo si Boggs Violago? Not familiar, sir. Not familiar. Jong Magundadato? Hindi po. Pilistahan ng mga big-time smugglers. Oil smugglers. Kilala mo si Don Don Alahas? Baka yan, baka makilala mo na. Don Don Alahas. Hindi po. Batangas, Limay, Bataan. Hindi. Marami kayo hindi kilala. Kaya naman hindi mapigilang magbitiho ng maaanghang na salita mula sa senador ang Bureau of Customs dahil sa pagkadismaya sa naturang ahensya. Matapos nitong tutukan ang insidente ng umano'y pagpupustit ng 10 airline crew ng ilang kilo ng sibuyas at prutas sa halip na ang pagkahuli sa mga big-time smugglers. Nakakalungkot po na yung ating mga otoridad
hindi nila alam yung kanilang trabaho, hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin. This is supposed to be your job, to go after oil smugglers, to identify who are these people. Ang kaso, ang kaya niyang identify, itong napakaliit na gas station. Dito yung nagkakaproblema eh, tulad yung nangyari sa sibuyas eh. Yung maliliit ang nakakasuhan, yung malalaki yung mga ting pinakakawalan. I represent the people of the Philippines. And that's why I'm asking you this question. Nakatanungan din po ng taong bayan at hindi nyo kayang sagutin. Magsiresign na kayo. Kung ganun rin lang. INUTIL kayo. Nakakaya kayo. Ano naman sa tingin mo ang masasabi mo sa videong ito? Huwag kalimutang i-comment down sa comment section. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang muna. Ito po ang inyong lingkod, Zoe, your forever ka-turtle. Magandang araw.